eto na, na nagiinom na kami. Medyo nag-iiba na yung pakiramdam ko kasi nga. Nakikita na akong kakaiba doon sa isa sa kambal. Nagtulog-tulugan ako. Kita ko sila, pumasok sila sa kwarto. What? Hirap ako doon sa pigil kasi yung babae yung may gusto. Agresibo eh. Pinidyan ko lang para ipakita ko sa'yo na at least nakita ko na may ginagawa sila. Yun lang. Ang sinasabi niyo sa akin, yung peki akong kaibigan. Tinrader kita, inahas kita, isa akong konsentidor. Oo! Sige, sabihin niyo na lahat sa akin. Isa akong konsentidor kasi kinonsinti kita. Simula't simula, nag-umpisa tayo, kinonsinti kita. Kahit mali, kinonsinti kita. Kasi ganyan kita suportahan, boy. Kaso lang issue dito is yung nagkaroon tayo ng yung plano, sinasabi nilang sabwatan, yan yung ahasan. Nangyayari sa atin yan, di ba? Dahil yan sa blind date na yan eh. Yan, nagkaroon tayo ng babaeng involved. Nawili, di ba? Gusto natin yung puntahan lagi, kasi diskarte. Okay, nagplano tayong apat, dalawa ng kambal, kasama ka. Pero okay yun. Wala kayong masasabi sa akin doon kasi talaga lahat pinagtakpan ko kayo doon. Kada gabi, napupunta kayo doon. Nagpapaiwan na ako kasi syempre para iwasan ako kasi syempre may pamilya rin ako dito. Ngayon, kayo na lang yung dumidiskarteng tatlo. Kayo yung mas nakakalam kung yung ginagawa niyo, wala na ako doon. Ang salita mo sa akin, Kuya Mark, kaya mo bang i-handle ng social media ng 1 week pag wala ako? Hindi ko kaya yan. Kahit anong gawin natin, hindi ko talaga kaya yan. So ngayon, nagdesisyon ka, pupunta tayo doon sa sa isang babae, pupunta tayo. Pinipigilan kita ng ilang ulit kung sinabi sa'yo. Diba? Wag na. Kasi nga, hindi naman talaga tama na yun eh. Kasi nakapag-propose. Diba? May proposal na nangyari. Hanggang sa tumawag sa akin to, ang isa, si Dang. Tumawag. Pero hindi niya alam na may plano tayo. Pagtawag niya, sabi ko sa kanya, pag-usapan niyo kung ano yung problema niyo. Pero ang salita sa akin ng babae ni Dang, sabi, iwanan niyo kasi muna yan. Iwanan nyo kahit ano lang, sandali lang kasi pagkakasama kayo niyan, tumatapang yan masyado. Okay, sige, sabi ko, aagwat ako. Okay, isang linggo, lalaylo ako sa'yo sa grupo. Pero hindi ibig sabihin na naalis ako, laylo lang ako sa grupo para at least para magkaroon kayo ng time. Pero yun, sinabi ko yun kasi nga alam ko na may plano tayo na isang linggo, mawawala ka. Tapos ang lagi kong sinasabi sa'yo, huwag mong ipagpalit yung panandali ang saya kaysa dun sa panghabang buhay mo makakasama. Huwag may bababa yung grado nito dahil lang dito sa bago mong nakilala. Eh, sabi mo naman sa akin, kumbaga, hindi ko na ito magagawa kapag pumunta na kami ng Canada. Diba, syempre, matatali na ako dun. Sabi ko, okay naman yun, good naman yung katwiran na yun. Sige, para sa iyo yan eh, kumbaga, okay naman yun. Hanggang sa nag-toss coin tayo sa sasakyan. Toss coin, para at least malaman natin pag head or tails, diba? Kaya pag head, maiiwan ako dito. Pag tails, uuwi tayo. Sige, inanalo ka. Pagka panalo mo, sige, nagpaiwan ka. Pero sabi ko sa'yo, baga, alam na natin yung consequences mangyayari. Diba? Yung mga ganyan. Pero, ginawa pa rin namin yung part namin. Pinagtakpang ka namin nun. Ganda ng laro natin. Tulad na sinabi ko, lumailo ko. Pag uwi ko sa bahay, kinabukasan, yun na, dumating na si Dang. Tumawag sa akin. Pagtawag sa akin nun, wala si Merk. Siyempre, play natin ito eh. Ano nangyari? Bakit wala? Ganyan, ganyan. Sino kasama mo? Kasama ko si Tantan. Pati si Asurada. Siyempre, para namang hindi mahalay, sinamahan ko. Kasi nga, dalawa lang sila. Kasi siyempre, alam mo, lalaki tayo eh. Ganun tayo. Gisip. Sinamahan ko na kagad. Sige, binigay namin yung trip. Nagkaroon kami ng balingbing na tactics doon, di ba? Sinasabi namin, kailangan ipakita namin nasa kanya kami. Kasi nga, wala ka. Eto na, nanagiinom na kami. Medyo nag-iiba na yung pakiramdam ko kasi nga. Nakikita na akong kakaiba doon sa isa sa kambal. Nagtulog-tulugan ako. Kita ko sila, pumasok sila sa kwarto. Hirap ako doon sa pigil kasi yung babae yung may gusto. Diba? Agresibo eh. Baga parang, inintindi ko siya kasi yung galit niya, parang gusto niyang gumante. Doon niya dinaan.
hindi kita mata, hindi kita makontak, hindi kita mano na, naiilang ako, naunahan ako ng takot, Mark, sabi ko sa'yo. Pinidyoan ko lang para ipakita ko sa'yo, na at least, nakita ko na may ginagawa sila. Yun lang. Gusto ko ipakita sa'yo yun. As wala lang, naunahan pa rin talaga ako. Ginawa ko kinabukasan, niyaan ko na sila eh. Nabukasan, kinausap ko yung isa sa kanila. Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Diba? Alam mo ba yung mangyayari? Alam mo ba yung ganito-ganito? Sabi, kumbaga, ang kanila lang, ginusto nila yun. Wala na akong nagawa kasi ginusto nga nila eh. Ginawa ko dun sa video, binura ko para hindi na kumana. Nag-iba yung plano. Kumbaga, hindi ko alam, pati ako nalalaro na. Paano ko nasabi? Kasi, yun na yung time na nag-iba bigla yung mood ni Idang sa akin. Nabago yung tema. Dati-dati lagi siya nag-update. Huling update niya sa akin yung pupunta siya kay Patrick. Kasi nga birthday ng anak yata ni Mac. Ganun, may handaan doon. E di, sige, niyan ko na. Tapos mami ko parang madaling araw na hindi pa nagsasabi kung saan siya matutulog, saan siya uuwi, ganun. E di, pinuntahan namin ng asawa ko, kasama ko. Punta kami doon madaling araw na. Punta namin doon, nandoon naman si Idang. Tulog na. Ay, patulog na kasi nakahiga. Kinausap muna namin. Hindi na ako kinikibo. Doon ako nagtataka. Sabi ko, sa kambal, ano na nangyayari? Ano bang nangyayari? Ba't ganito? Kumbaga, parang naninibago ako. No, hindi, pakiramdaman. Ang huling bitaw na salita ni Idang noon, kumbaga parang ayoko na. Kumbaga parang, pag hindi pa lumabas si Mark, isisiwalat ko na yun. Ano, yung mga ganong-ganong ano, tema. Kumbaga, hindi ko naman alam na kinabumagahan yun na yun. Bakit ganyan? Yun na, nag-live na. Siyempre, puta, inisip ko, paano nangyari to? Saan ang galing to? Yung mga sumbong. Siyempre, nangangapa ako. Kasi hindi ko na makausap ng ayos yung kambal eh. Then, nandun na, pumunta ulit ako doon. Galit na sa akin si Idang. Tataka ako kung bakit. Sabi ko, yung Mark, umamin ka na. Alam ko na eh. Siyempre, ako gulat ako. Alam ko na yung nangyari. Nag-chat yan sa asawa ko, sabi. Malaki ang alam ni Kuya Mark, parang gano'n. Sinasabi niya pa na, kahit anong mangyari, huwag kayong aamin. Oo, para sa akin, kahit anong mangyari, huwag akong aamin. Kasi nga, sayo ko eh. Eh kasi yung kwento sa akin ng kambal, ganito rin. Kausap daw ni Idang si Patrick. Naka-loudspeak pa, galit na galit daw siya sa'yo. Kumbaga parang pinagmumura. Pati nga daw ako, minumura. Teka lang, anong sanggaling yung mga kwento na yan? Eh, sa kambal. Yung kambal nagkukwento sa akin ng gano'n eh. Pinakita ko konbo namin ni Patrick na nagmumura si Patrick pero hindi ako yung minumura. Murang galit lang yan kasi sa nangyayari kasi ayaw niyang madamay bakit pati yung pangalan niya parang nahihimbol. Yun. Ibig sabihin, nilalaro din ako ng kambal. Hindi ko talaga yan alam. Hindi lang pala yung kambal, tatlo na sila. Kasi nga, syempre di ba may affair na si Tantan at si Idang. Tapos yung kambal naman, syempre kapatid yun, andun yun. Di ba? Eh, anong katwiran sa akin ng kambal? Hindi kami ano yun ni Idang. Hindi kami ipitin niya kasi dito nakatuloy yan. Maiilang yan sa amin. Yung ganun. Hindi, syempre, ang kawawa dito ako. Kasi syempre, wala akong kakampi. Ang nangyari, masamang-masama yung dating niyo sa akin. Hindi ko na parang, para sa'yo, hindi ko nagawa yung part ko. Para sa kanila naman, naging kalaban din nila ako. Ilang beses kong pinapagalitan si Tantan kasi nga, sumobra na yung, ano nila, yung laro nila, di ba? Alam mo naman yan eh. Eh, siyempre, ako, bulag pa rin ako sa sistema na gano'n na, like to, na may alam ako sa kanila. Kasi hindi ko nga masabi sa'yo. Tapos, basta, galit ka. Isa lang ang gusto mong mangyari. Maaayos tayo, basta ipasa mo sa akin yung video, yun yung sinasabi mo. Sabi ko nga, diba, binura ko na. Pinaliwanag ko naman sa'yo, binura ko na. Kasi nga, baka kumala, ito yun ang inaano ko, natatakot ako. E di ngayon, nakwento mo na sa iba. Diba? Nakwento mo sa iba, nakapag-video ka na ng peking kaibigan, yung mga ganyan, konsentidor, ahas, di ba? Lahat ng tropa, chinat ko. Sabi ko, kung di ba, sabi ko sa kanila, hindi ko sila masisisi, di ba? Miski ngayon eh, hindi ko naman inihiling na maniwala pa kayo sa akin lahat eh. Basta importante lang, Mark, nakapagsalita ako. Ang inaano nila, Dahil ito, nakikiramdam sila eh. Kumbaga, sinin lang nila. Tapos wala lang. As makikita ko, nagpaparinig na sila sa Facebook. Gaano kasakit sa akin yun? Nang wala nang naniniwala sa akin kaibigan. Diba? Naintindihan mo ba ako doon? Kumbaga, inunahan mo kung may post na ganung klase ako. Ganung klaseng kuya ako, kumbaga. Nasira na ako eh.
Miski sa mga kaibigan ko, wala nang naniwala sa akin. Tapos, ano yung nangyari? Yung kambal lang lumapit sa akin, nangingi ng pasensya. Kuya Mark, pasensya na, pati ikaw na laro namin. Galit na galit ako nun. Pero, umami na sila eh. Umami na sila na ganito yung nangyari, ganito yung nangyari. O, pasensya na. Ayaw, miski si Idang, na nagpasensya na sa akin. Baga, hindi ko na inihiling na maniwala ka. Hindi ko na rin inihiling na magkakaayos tayo dito. Basta sa akin, sinabi ko na lang dito kung ano yung punto ko. Kung ano yung talagang nangyari. Yung lang. Pero alam yun, naramdaman ko noon. Uy, iniwan mo ako sa ere, boy. As in, iniwan mo ako sa ere. Dahil lang sa galit mo. Hindi mo ako pinakinggan. Kumbaga, inuna mo lahat yan eh. Kasi pinakita mo makasarili ka, boy. Hindi lang ikaw yung nahihirapan sa sitwasyon natin. Lahat tayo rito ang nahihirapan. Pero tandaan mo, hindi lahat ito mangyayari kundi dahil din sa'yo. Hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Diba? Sana makatagpo ka talaga ng tunay na kaibigan ano, na masigit pa dun sa hinahanap mo. Kasi hindi ko naibigay yun eh. Diba sa loob ng 2 taon.